O, si Tay, yung pagkain, nilabas mo na dito. Asan ba si Randy? Randy! Randy, ano ba? Kakain na! Randy! Tita, ipasok mo yung pagkain dito. Randy, ano ka ba? Pinaghihintay mo yung pagkain, ha? Sana dito kumain si Papa ngayon. Ricky, alam mo naman maraming trabaho ang Papa, di ba? Kung darating siya, darating siya. Okay? Kumain ka na. Kuya Resty, pakiabot mo nga yung inihaw na bangus dyan. Oh, wala na palang tiyan to eh. Oh, ba't naglalaro ka pa dyan, Randy? Hindi ka pa kumain doon, iho. Thank you. Ayoko. Ah. Ay, Papa. Pa. Good evening, Pa. Good evening, Papa. Sige, kumain na kayo. Okay, ng gabi, Pa. Abot mo kay Papa, oh. Pagod na pagod kayo. O, magpakabusog kayo. Papa, Papa, siya nga pala, yung rubbishes yung pangako nyo sa akin, yung kakalimutan, ha? Hindi pa ko nakain ng Papa kung anong pinapabili. Pwede ba, kung makakain tayo? Kaya rating lang ni Papa. Oo nga naman. Sita, ang tubig. Mm. Papa, luma na uniform ko eh. Pwede bang ibili mo ako ng bago? Papa, pansit, oh. Nagpapalapad ka na naman. Siya eh. Oo, tama na yan, ha? Tama na. Kumain na kayo. Sige na. Randy! Ano ka ba? Pinaghihintay mo pa itong pagkain. Kain na! Sandali na lang! O, Castor. Kain ka muna. Halika. Castor, bakit? Pa, hindi pa kayo tapos kumain, ha? Pa, uminom muna kayo ng tubig. Wala na nga ang mama, wala pa rin parati ang papa. Hmm. Papa, may sasabihin ako sa'yo! Mamaya na, iho. May lakad pa ako importante. May tawag naman sa school ni Randy. Siguro may ginawa na namang trouble. Hello? Oh, ito nga. Bakit? Ano nangyari? Ay, naku, talagang batang yan. Kung ako ang tatanungin nyo, walang anak-anak sa akin. Kung nagkasala siya, ipakulong natin para huwag tularan. O, sige. Papasya na lang siguro yung dahil ang umiinom. Oo. Buti ka pa.
Sa akin, walang dumadalaw eh. Problema yung pampiyansa eh. Ma, hindi pampiyansa sa akin eh. Itong damit mo, padala ni Mayor. Papasok ko na lang sa eskwela. Tayo na. Okay, you copy this. Our reminder for today, learn to be yourselves. Don't try to be what you are not. Okay? Take note of that. Magandang umaga ho. Sir, mamaya lang kami papaliwanag. Paano ako jingle? Sir, pasensya na ho kayo. Utos ho kasi ni Mayor yan eh. Pare na por sera sa mo. Pakinang bagong uso ngayon. Style. Randy, ang agad na pretensya mo, bakit hindi krus ang dala mo? Mga tarantado ayo! Sir, si Randy na ipag-away sa loob. Randy, huwag kang masyadong magbaba dyan. Kababiyahin mo lang, baka magkasakit ka. Oo, naghihilamos lang ako. Bilib na ako talaga sa'yo, pinsan.
sa dinami-dami ng kamag-anak mong pwede mong puntahan, eh, dito ka pa sa akin pumunta. Alam mo talagang naniniwala na ako na ako ngang paborito mo eh. Mabuti lang, Insan. Naitago ko yung address mo. Kung hindi, hindi ko malalaman kung saan nakatira si Mama. Ano ba talaga bang tutuloy ka na? Ayaw ba munang kumain? Pasensya ka na kay Mario, ha? Kasi medyo may pagka... laging puyat. At saka laging kasama yung mga barkada niya. Mas mahal pa nga niya yung barkada niya. Regards kay Mama Rita, ha? O, sige. Dadalaw na lang ako sa'yo uli. Ingat ka. Randy? Ikaw nga ba? Randy, anak! Anak! Paano mo ako natuntun? Kahala ko nakalimutan mo na ako eh. Anak! Oh, ang bag mo. Halika! Halika, maupo ka. Kung ano ko. Paano ang papa mo? Kilala ko yun. Hindi yung titigil hanggat hindi ka na ibabalik sa Bicol. Nag-desisyon na po ako, Ma. Hindi na po ako babalik doon. Dito na po ako sa inyo. Baka nagugutom ka na. Paghahanda kita ng makakain, ha? Sandali. Tuding! Tuding! Pinakbit yan. Ito, tikman mo. Itong ginataang langka. Masarap, ha? Ginagawa niyo pa rin akong baby, ha? Oh, bakit? Ikaw pa naman ang baby ko hanggang ngayon, ha? Manay Lita! Manay Lita! Sila Mayor ho dumarating! Randy, paano yan? Baka ikaw ang sadya ng papa mo. Kukunin ka na. Randy! Roy? Si Randy. Wala. Wala siya dito. Bakit? Maupo ka muna. Maupo ka. Bakit mo hinahanap si Randy? Gusto mong kumain? Coffee? Tarantadong batang yan.
Pagkatapos ng kalokohang ginawa sa Bicol, naglayas. Sigurado akong dito ang punta niyan. Paano yun mapupunta dito? Ni hindi naman nun alam ang address ko. Rita, kilala ko ang anak mo. Gagawa at gagawa ng paraan yan. Dahil mula nang umalis ka, wala nang inulit-ulit yan kundi ang hahanapin ka. Roy, mas kilala ko ang anak mo. Hindi siya magkakaganyan kung walang dahilan. Hindi kaya masyado mong hinihigpitan ng bata. Nasasakal na siya. Binigyan mo na naman ang katwiran ng anak mong yan. Anak ko siya. Alam ko kung ano nararamdaman niya. Katunayan, ako. Ako, sa tuwing maaalala ko ang mga dahilan kung bakit tayo nagkakaganito, hindi ko pa rin maiwasan ang malungkot. Kasi, kung binigyan mo lamang sana kami ng sapat na panahon, kaysa sa ibang obligasyon mo sa bayan, hindi sana tayo sumapit sa ganito. Rita, may tungkulin akong sinumpaan. Dapat, intindihin ninyo. Yan nga ang hirap eh. Sa kagustuhan kong maintindihan ka, pamilya naman natin ang naapektuhan. Rita, napag-usapan na natin ito. Nagawa mo ng paraan ang problema ng bawat isa. Basta, pag nagpunta rito si Randy, ipaalam mo kaagad sa akin. Roy, pag pumunta rito si Randy, pwede ba? Pwede ba ibigay mo na sa akin ang karapatang alagaan siya? Rita, kung ako ngang mayor na ng panganiban, nasanay mga laga ng taong bayan, nahihirapang disiplinahin siya. Ikaw pa kaya? Roy, nakalimutan mo na ba? Akong kanyang ina. Akong kanyang ina. Bahala ka. Pero oras na may mangyari sa anak ko. Oras na may mangyari sa batang yan. Ikaw ang mananagot sa akin. Tanda mo yan. Randy! Kung inakala mong ikaw ang terror ng mga estudyante rito, ako naman ang kinikilalang terror ng mga teacher dito. Kabago-bago mo lang sa eskula, kala mo kung sino ka? Puro kabulastugan ang ginagawa mo? Hoy, ito ang tanda mo, ha? Kung inakala mong matatakot mo ako, magkakasubukan tayo. Okay, ang assignment ninyo sa susunod nating pagtatagpo, gagawa kayo ng gawain bahay, susulat kayo ng sanaysay. Tungkol sa mga sumusunod, ang kabataang delinkwente, ang aking talambuhay, ang relasyon ng magulang sa anak, relasyon ng guro sa mag-aaral. At ikaw, Randy, ikaw ang susulat ng tungkol sa juvenile delinquent. Naintindihan mo ba yon? Juvenile delinquent? Ikaw ay juvenile delinquent. O paano pare, punta muna namin si Noni, ha? Teka, Bert. Sasama na ako sa inyo. Tara, halika na. Nga, dito ka na lang. Wala akong kasama eh. Eh, may sasabihin ako eh. Sa akin na siya. Talaga? Tara, sa kantina muna tayo. Sige, may iwan lang kami rito. O sige, dito muna kami ah. Halika.
Dito tayo. Ba't ngayon ka lang? Sanin ko ka nang hindi pumapasok, ha? Pasensya ka na. Marami kasi akong linalakad, eh. Dati-dati, ang dalas-dalas mong pumasyal sa bahay. Ngayon, ang dalang-dalang mong magpakita sa akin. Dahil basa. Tama na yan. Bayaan mo, sa susunod na Sabado, lalabas tayo ni Narandi. Pupunta tayo dun sa nightclub na kinakanta ni Didit. Oo nga pala, Randy. Mamayang gabi, may party ako. Gusto sana kita gawing escort, eh. Kaya lang, wala kang kotse. Si Jeffrey! Take sandali, ha? Ano ba? Kaya na pa ako busina ng busina dito, ha? Ang tagal-tagal mo! I'm sorry, ha? O ano? Susunduin ba ito mamaya sa party? Hindi pa ako sure, eh. Bakit? Eh, kasi baka sundin ako ni Randy mamaya. Randy ka ng Randy! Ano ba pinagmamalakan ng Randy mo ngayon na wala sa akin? May kotse pa siyang katulad ko? Bakit ba ang init ng dugo mo sa kanya? Ikaw, eh! Bahala ka na nga sa buhay mo! Diyan ka na nga! Talaga bang gusto mong sunduin kita ng kotse mamaya ang gabi? Saan ka naman kukuha, no? Nadaling araw ka na naman. Mami, si Randy. Magandang gabi, ho. Pagkakaling sa trabaho, hindi ba dapat tulog ka na? Bakit may tangay-tangay ka na namang bisita? Ano bang trabaho mo? Bakit panayata ang sabit mo sa anak ko? Alalay ka ba niya? Si Didit nagtatrabaho. Gusto kong umasenso ang anak ko. At ayokong may pampabigat sa ambisyon niya. Ang mami naman kung magsalita. Tumigil ka! Hindi ba totoo naman? Paano mo maaabot ang lahat ng pangarap mo kung lagi nang nakabuntot ang nakabuntot yan sa'yo? Ano nga ba ang trabaho mo? Kaya mo bang ibigay ang kapritsyo ng anak ko? Ha? Gaano ho ba kataas ang pangarap nyo? Para kay Didit. Tinatanong kita! Kaya mo bang ibigay ang lahat ng kapritsyo ng anak ko? Ah, mataas na mataas. Ganun naman ho pala eh. Eh, bakit niyo po siya pinapayagang kumanta doon sa chip na club na yun? Ah, ba't sino kang mangangaral sa akin, impertinent ka at animal ka, ha? Ha? Walang Mami. Hiyo ka? Tiyon mo ako! Mami naman! Tiyon mo ako! Mami! Animal ka! Hayaan nyo, magpapakayaman ako. Pag mayaman ako. Mami, tama na.
Babalik ako rito. Sige ho. Ano yung nangyari? Tama na, Mami. Hindi mangyayari yan! Mami, tama na. Huwag ka na babalik dito! Mami, tama na. Oh, anong pare? Mauna na kami, ha? Sige, tayo na. Tara. Oh, sige, sige pare. Kontakan lang tayo dyan. Sige. Oh, pare. Balik tayo dun sa ermat ni Didit. Yung mukhang kwarta. Tol. Huwag mong dibdibin yan. Ang daming babae. Itong sasabihin ko sa'yo, ah. Walang babaeng tapat. Lahat yan, lalo na't maganda, kaluwete. Tumalikod lang tayo, palabitin lang ng iba, lalo na kung gwapo. Titihaya na yan, sinasabi ko sa'yo. Iisa lang ang dapat mong mahalin. Yang sarili mo. Kaya kung ako sa'yo, kakalimutan ko na yan, Didit na yan. Alam mo, pare, ha? Hindi kailangan. Gwapo ka. Hindi kailangan. Maporma ka. Alam mo, dito sa makasalanang mundong to, kailangan mauta ka. Kumiuta ka, madaling kumuha ng pera. Kung may pera ka, meron kang lakas, impluensya. At kung may impluensya ka, lahat ng babae dito sa mundong to, sa'yo. Sabi nga nila eh, kapag ang pera ang nagsalita, lahat maikinig. Lahat ng tao, makokontrol mo. Hawak mo sa leg. Simple, simple. Sandali lang, pare. Randy Padilla? Tama ka, Randy. If you have money, you can have everything. Pwede mong bilhin ang lahat. Babae, kaibigan, kung minsan nga, pati kaaway. Pag marami kang pera,
Ang tingin sa'yo ng tao, Diyos. Matagal na kitang pinasusubaybayan, Randy. Alam kong magaling kang tumira ng kotse. Mabilis. Malinis. Kailangan kita sa grupo ko. Hindi ako karnaper, pare. Trip lang namin tumira ng kotse. Dahil kailangan namin, sa mga lakad, hindi namin binabenta. Pagkatapos namin gamitin, iniiwan namin sa isang tabi. Alam ko. Ang totoo nga niyan, ang lahat ng kotse pinaglalaroan nyo, ako ang pumupulot. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kong gawin big time ang paglalaro ninyo. 50-50 magiging partihan natin. Kayong titira, ako mag-aareglo ng mga papeles. Tia, pakukuha mo na si Didit. Ganyan ako kabilib sa'yo, Randy. Look, pati personal na buhay mo, alam ko na. Matagal na kitang pinasusubaybayan. Well, big money, Randy. Big, big money! Deal? Sira palang ulo nito eh. Ikaw, Jessica, paano mo masasabi maganda ang relasyon ng magulang sa kanyang mga anak? Sa kabuuan ay sinasabing maganda ang relasyon ng anak at magulang kapag sila'y nag-uusap at nagkakaunawaan. Very good. Okay, Randy, paano mo masasabi ang magandang relasyon ng guro at ng mag-aral? Randy Padilla, paano mo masasabing maganda ang relasyon ng guro at ng mag-aaral? Hindi ka na namang gumawa ng gawaing bahay, ano? Hindi ka na namang gumawa ng assignment mo! Randy, kilala ko mga Padilla. Magagaling na lalaki, matalino at disiplinado. Ikaw, ano ka? Wala kang sinabi. Bobo ka! Bobo ka! Tatawa-tawa ka. Isa ka pa. Poporma-porma ka. Eh, bansot ka naman. Pandak. Bonsai. Ikaw, magaling na lalaki. Akala mo magaling ka na. Oy, mistiso ka lang pero wala kang utak. Puro kayo porma, wala kayo sinabi. Puro porma. Ikaw, Randy, ha? Hindi ko kailangan ng porma-porma dito. Ang kailangan ay may utak ka, may utak. Para magamit mo't mahawakan mo ang mundo, para kontrolado mo ang mga bagay-bagay, magagawa mo lahat na gusto mo magawa. Puro kay porma! Wala naman kayo sinabi! Mga bobo kayo! Itong tanda mo, Randy. Habang ako ang teacher dito, hindi kita titigilan. Dahil bobo ka na, tamad ka pa, batugan! Hindi ka gagraduate! Hanggang ako ang teacher dito. Tinda mo? Hindi ka gagraduate! If you're not dismissed yet, you will remain here. I'll talk to you. Do your assignments! Huwag kang gagayat dito! Close the door and lock it. Faster!
Sit down there. Sit! Ngayon tayong dalawa na lamang. Mag-usap tayo ng lalaki sa lalaki. Bakit kanina kung makatingin ka sa akin ay parang kang lalamon? Lalaba ka ba sa akin? Ha? Nakakalalaki ka? Ha? Ha? Nakakalalaki ka? Ha? Ha? Aralin niyo yan! Wala kang pitagan! Ang bait-bait kong teacher! Wala kang pitagan! Ako pa na ang pinakamabait na teacher dito! Hindi mo na ako ginalang! Hindi ka ka-graduate! Ano bang nangyayari sa'yo? Ilang araw kang hindi umuwi. Saan ka ba nagpupunta? Alam mo, anak, hindi na ako nakakatulog kahihintay sa'yo. Anak, naibalita sa akin na nangyari sa'yo sa eskwelahan. Bakit mo naman ginano'n ang teacher mo? Abusado kasi. Masyado niya akong maliit. Para bang wala na akong kaya niyan sa mundo. Masyadong maingat ang papa mo sa reputasyon ng mga anak niya. Kapag nabalitaan niya ang nangyayari sa'yo, tiyak, akong babagsakan ng sisi. Nangako ako sa papa mo, kahit na igapang kita, pagtatapusin kita ng pag-aaral. Ngayon, na-kick out ka na sa school, blacklisted ka na. Anak, saan ka pupunta kung hindi ka nag-aral? Anak, paano mo matutupad ang pangarap mo para sa ating dalawa? Diba, sabi mo, gusto mo maging mayor tulad ng papa mo? Ano pare, huwag tayo sine. Huwag na lang pare. Sa bagay, kanina pa nag-umpisa yan eh. Ang maganda, maglakad-lakad muna tayo. Wala na nga tayong pera, naglimos ka pa. Ano ba? Malas mo, pakalat-kalat ka eh. Tarantado ka pala eh. Kung na nga nakaduraan, tapang-tapang mo pa. Bakit? May reklamo ka ba? O ba tarantado to ah? Hold up it! 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 Dito ko ba na ako ah? Diyan nga ho. Ilan ba silang tumira sa'yo? Dalawa ho sila eh. Mga armado ba? Oo, armado ho. Yung isa ho kasi parang may dalang mahabang baril. Parang Armalite ho yun eh. Tinutukan ho ako rito. Yung isa naman ho, nag-aabang lang. Ano, natatanda mo ba ang kanilang mga muka? Natatanda ko. Tingnan mo nga dito sa file namin. Wala ako dyan eh. Pero pwede ko i-describe sa inyo kung ano yung tsura nila. Guys, you need some more training. Carnoppers are still at large. Pag sumuko kayong dalawa, ikukulong nila kagad kayo. At lahat ng unsolved cases ng carnapping ay sa inyong dalawa ipapatong. Lalo na sa iyo, Randy. Ikaw ang dinidiin nila. Maluluto ka sa sila elektrika. Yan ang magiging parusa mo. Randy, sumama ka na sa grupo namin. Tutal sinira ng mga dyaryo ang buhay ninyo.
Randy, gagawa tayo ng maraming kwarta. With my brain and your guts, we'll make a lot of money. Yayaman ka, yayaman ako. O ano? You want a deal? You want a deal? Okay. Pero sa mga kondisyon ko, lahat ang titirain natin, yung mayayamang sakim sa pera, halang ang kaluluwa, di makatao. At ang pinakaayoko sa lahat, patayan. Ano na naman yung nakalagay sa dyaryo na ginawa ng anak mo? Ikaw naman. Napagpapapaniwala ka sa mga yun eh. Roy, hindi lahat ng nasa dyaryo totoo. Kaya totoo, kaya hindi. Nakasulat na yan. Alam mo naman inaalagaan ko ang reputasyon ng mga padilla. Ayokong basta-basta masisira yan. Roy, kung alam ko nagluloko ang anak mo, ako na mismo hihiling sa'yo para parusahan siya. Ah, I don't care, Rita. Pero alam ko, nangako ka sa akin na ikaw mananagot ang lahat. Baka nakakalimutan mo yun. Hindi ko nakakalimutan yun. Natatandaan ko. Pupunta ako sa Amerika. Baka pagbalik ko rito eh, panibagong gulo na naman abutan ko. We are working as a team. Ang baho ng isa, baho ng lahat. Ang sikreto ko, sikreto ng grupo. Para tayong bakal, hindi ba? Matibay, solid. Pero bakal man ay sinisira rin ang kalawang. Isa sa inyo, kalawang. In other words, may Judas sa grupo natin.
Sa isang pipitsugin at mumurahing babae ay pinagpalit niya ang kanyang loyalty sa akin. Wala si Noni dito. Siya bang tinutukoy mo? Out si Noni sa pinag-uusapan natin. Ang kalawang na tinutukoy ko, narito. Isa sa inyo. Tonight, one must die. Tapo na yan. Malaki ang magagawa ng mga fake passports na yan. Pupunta kayo sa mga rent-a-car services na magpapanggap kay mga balikbayan. At mangyari pa, hindi na natin ibabalik sa kanila mga kotseng aarkilahin ninyo. Malaking halaga ang kikitain natin sa pamamagitan ng ideya kong yan. Kaya kailangan maumpisahan natin ang operasyong yan sa lalong madaling panahon. Paliwanag ba? Anong nangyari dyan? May mabigat na problema si Lorna. Tungkol kay Noni. Tungkol kay Noni? Ikaw na nga magkwento kay Randy. Makakatulong din siya sa'yo. Nagpatingin ako sa doktor. Positive. 3 months na daw. Magandang balita yan ah. Isipin mo tatay na pala to si Noni. Chuck, ninong ako niyan. Anong ninong-ninong? Ang problema nga, tinataguan siya ni Noni ngayon eh. Randy, tulungan mo naman ako. Papatayin ako ng tatay ko pag naalaman niya ito eh. Hindi niya matatanggap na maging isang disgusyada ako. Randy, puntahan mo naman si Noni. Pakiusapan mo siya. Napaaga ka yata. May lakad ba? Halika, pasok ko muna. Noni, kailangan ka ni Lorna. Ako? Bakit daw? Nabuntis mo siya. Natural lang. Kailangan ka niya. Ba't ako?
Ako lang ba nakabuntis sa kanya? Nakalimutan mo na ba yung kwento mo sa akin? Di ba sabi mo, ikaw ang nakadon si Elias sa kanya? Ba't naiba yung kwento? Kalimutan mo muna yun. Kaya siguro parang mainit ang ulo mo. Hindi ka pa nagkakape. Halika, kape muna tayo. Tagal yata ni Boss, ah. Ano kaya nangyari? Kawawa naman si Lorna. Kapag nalaman ng tatay niya ang sitwasyon, baka patayin yun. Malas lang niya. Ginusto niya yun, eh. Hindi ko naman siya pinilit. At saka, ako lang ba nasarapan? Ang airpad ko, kahit hindi niya gusto ang babae, kung kailangan ito ng asawa, pwede siya maging asawa. Kung kailangan ng anak, bigyan ng anak. Yan ang prinsipyo ng tatay ko. Prinsipyo ng padilya. Malaking katarantaduhan yan. Alam mo, Tol. Pasensya ka na, Tol. Pakakasal ako si Lorna. Bibigyan ko ng pangalan yung anak mo. Now I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Congratulations. Randy, mabuti dumating ka. Ano nangyari sa'yo? Ayoko na, Randy. Ayoko na. Hindi ko na kaya. Iganti mo ko. Iganti mo ko. Randy, narinig mo ba'ng sinabi ko? Iganti mo ko. Sonya, baka nakakalimutan mo. Asawa mo si Mando. Kasal kayo. Hindi mo kasi alam kung anong ginagawa niya sa akin eh. 24 hours siyang bangag. Alam mo ba, pinagtitripan niya ako? Alam mo ba kung ano sinabi niya tungkol sa atin? Tayo daw mga padilya, basag daw ang pula, sira ang ulo. Dapat sa atin tumira sa mental hospital.
Mga putang ina daw natin. Kahit na magsama-sama tayo, hindi siya natatakot. Madaling pumasok sa gulo. Pero mahirap lumabas. Ikaw ba, Sonya? Handa mong hiwalayan si Mando. Tuluyan siya mawala sa'yo. Kaya ko. Ganito yon. Makinig kayo. Tandaan nyo sana. Ang taong may-ari ng Mercedes-Benz ay isang pusakal na maintainer ng gambling at prostitution din. Siya isang masamang tao. Kaya dapat lang siya mapirwisyo. Tulad na sabi ko sa inyo, ayoko ng patayan. Sang malay. Tingnan mo. Diba sabi ko, walang patayan. Sumira ka. Sumira ka. Sumira ka sa kontrata. Bakit? Sumira ka sa kontrata! Ay, amo mo. Pipi ka ba? Ha? Pipi ka ba? Nasa si Gabi. Putang ina mo! Gusto ko makausap yung halimaw na yan!
Wala kayong kwentang kausap! Mga putang ina ninyo! Shit! Don't you ever shout at me like that! I could have killed you anytime. Alam ko na nangyari. Walang choice, Sage. Nagipit kayo. Alam mo, Randy, sa trabahong ito, dalawang bagay lang pwede mangyari. Ang pumatay ka, pumapatay ka. Kapag nahuli ka sa apitang grupo, ganun kasimple lang yon, Randy. Kung hindi pa naintindihan yun, kung hindi pa naunawaan yun, gago ka. Walang utak. Ang dumi ng trabaho nyo, walang diskarte. Masyado mainit ang dugo nyo. Kakalimutan kong nakakilala ko kayo. Kumakalas na ako sa grupo. Walang nakalalabas sa sindikatong ito ng buhay, Randy. Wala. Tayo. Akala ko ba lalabas tayo? Pagkatapos pupunta tayo sa bahay mo, di ba? Nasa labas na naman tayo, ah. Tsaka, ito naman ang bahay ko. Alin ito? Ang kotse mo? Saan pa ba ang bahay ko? Alam mo, Randy, hindi ko inisip po ng harap para sa ating dalawa. Sa gulo ng buhay ko, hindi ko alam kung meron pa akong matatawag na bahay. Huwag ka nang mahiya sa akin. Wala kang dapat ikahiya. Naiintindihan kita. Sa'yo, nahihiya na rin ako eh. Tama pala mga payo ng mga magulang ko. Hindi nila ako pinabayaan. Lalong-lalo ng papa ko. Ang daming nasira sa buhay ko. Ang daming nagulo.
Gusto mo umpisa uli. Marami nang nadamay. Marami nang nasaktan. Kaya bago ko masira ang buhay mo, mabuti pa siguro eh. Lumayo muna ako. Aalis muna ako. Aalis ka? Paano na ako? Paano na tayong dalawa? Kailangan may balik ko ang pag-ibig sa akin ni Lorna. Pupuntahan ko siya. Kaya lang, ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para aminin sa sarili ko. Kailangan ko si Lorna. Ano sa palagay mo? Tanggapin pa kaya niya ako? Huli na ang lahat, tol. Malaki na ang apoy. Masyado na tayo mainit. Ubusin ang pasensya ko. Ayoko mangulit. Simple lang gusto malaman ni Boss Gabby. Nasaan si Randy? Ang impostor na kaharap king. Ambisyoso din ang boss nyo. Pero inyo, gusto pang agawan ng trono ang boss ko. Ha? Ikaw! Kailan ang boss Gabby? Si Gabby, siya ang tunay na Carnap King. Si Randy, kakaming itik lang yan. Nautakan niya si boss Gabby. Pero sa susunod niya sa lulusot. Saan nagtatago si Randy? Hindi namin alam. Hindi ko alam. Walang sisihan. Ganito na lang kaliit ang pasensya ko. Huwag niyong hintay maubos to. Huling tanong, saan nagtatago si Randy? Saan? Kayo nang bahala sa mga uhuging to. Dalawang tauhan ng Carnap King na si Randy Padilla ang napatay ng mga di kilalang armadong lalaki, sina Carlos Gutierrez alias Bic at si Robert San Juan alias Bert. Ang mga hinihinalang carnappers ay dinukot di umano ng mga sibilyang nagmamalasakit sa kapayapaan ng bansa ayon sa pulisya. Nagtamo ng maraming tama ng bala ang mga salarin.
Sira na mga buhay natin. Basura na tayo ng lipunan. Wala na tayong tataguan. Kapag sumuko tayo, sa Silya Electric ang bagsak natin. Eh, anong gagawin natin? Bilang ng mga oras natin. Umpisa pa lang to. Masyado na maraming demonyo sa mundo. Magbabawas tayo. Demonyo laban si demonyo. Patayan kung patayan. Santillan. Eh, paano tayo magkikipagsabayan yan? Eh, puro ganito lang naman ang armas natin. Hindi problema ang gamit. Maraming makukunan. Tiyak na, yari na tayo. Pare-parehong puputok ang mga baril natin. Kukunin natin ang buong sindikato. Hindi natin kaya itumbay ang sindikato. Kamatayan ang pupuntahan natin. Isang tanong, isang sagot. Sasama ba kayo sa impyerno? Paano natin sila makikita? Marami naman yata ang pera nito. Marami pang darating, Ma. Kasi malapit na yung birthday mo. Eh, saan ba galing ito? Nagbebenta kasi ako ng mga antik eh. Buhin mo ang lelang mo. Saan nga galing ito? Ma. Yan. Ay bahagi ng mga pangarap ko. Yaman din lamang na ikaw ang unang bumanggit tungkol sa kaarawan ko. Meron sana akong hihilingin sa'yo. Gusto kong iregalo mo sa akin. Sabihin mo lang, Ma. Ano ba yon? Kung maaari lang sana, anak, iwasan mo na ang pagiging mainitin ng ulo mo. Mag-ingat ka sa mga bagay na ginagawa mo. At sa mga taong nakakasalamuha mo. Alam mo, anak, may kasabihan na ang nagmamadali sa buhay, maagang namamatay. Ayoko mangyari sa iyo yun, anak. Ayoko mamatay ka. Paano na lang ako pag namatay ka? Oo nga pala, Ma. Ito po. Pakisolo yun lang po kay Papa. Ito po yung sulat, oh. Ito, Papa. Oh!
Pwede bang ituloy natin ang inumpisahan natin? Sa ganung paraan, makakabawi ako sa'yo sa aking pagkakamali. Mahal na mahal pa rin kita, Lorna. Papapatawad mo ba ako? Kailangan ko pa bang lumuhod? Kung bibigyan mo ako ng isang pagkakataon, mahal na mahal kita. Sabi ko mga magulang mo bukas. Pahala ka. Ay, gabi na. Sige ha. O sige, wala na ako. Ingat. Bye. Atraso sa akin ang Randy mo. Di pa sa labanan, para makaganti ka sa iyong kaaway, kailangan kunin mo kung sino ang kanyang mahal sa buhay. Mahal ka ni Randy, kaya dapat ikaw ang kunin ko. Ah!
pinagdadala na rin ang mga gago na yan. Tsaka walang bayag si Randy para gumante. Tsaka paano naman gaganting gagong yun? Hindi pa man tinatamaan ng balay, tiklop na kaagad ang tuhod niya. Pare, sandali lang, may kukunin lang ako sa loob. Pumatay ni Randy. Depende sa papatayin. We'll be right back.
at tawagin kang gago. Gago ka, Randy. Gago ka dahil hindi mo alam kung sino tunay mong kalaban. Randy, hindi lang tayong dalawa ang masama. Tumingin ka sa paligid, sa gobyerno, sa lipunan, sa simbahan. Hindi ba alam? Wala nang taong matatawag na malinis, Randy. Tayong dalawa magkakampi, Randy. Ako lang ang pwedeng tumanggap at umunawa sa'yo. Kaya tayo ang dapat magsama. Ako, ang tunay mong kaibigan. Sa lahat ng anak ko, dito ako babawi. Ano man? Nandito naman kami ah. Tsaka malapit na naman matapos ang kurso ko. Oo na. Si Mama ano? Talaga oh. Nasaan na kaya si Randy? Oh, tignan mo to si Mama. Masyado ko naman mainipin eh. Sinundo lang niya sweetheart niya. Dapat nandito na yun eh. Darating na rin yun. Huwag kayo mainip. Papa, mas lalo tayong masaya. Problemahin yan eh. Birthday na birthday niyo. Kasi nag-aalala ko kay Randy. Pangako niya maaga siyang darating. Pero ngayon wala pa, oh? Relax lang, Ma. Darating din yun. Baka bumili sila ng special regalo para sa'yo. Thank you.
Hello? Oho? Raquel? Sino yan? Ito nga ho. Ho? Ma? Huh? Si Randy! Kahit na sino na lang. Micheto, na maraming gulo. Naging marahas ang buhay ko dahil dito. Akala ko, ang pinamahigpit kong kaaway ay si Gabi. Ang kanyang mga tauhan, ang mga alagad ng batas, at ang lahat ng taong gustong sirain ako. Hindi pala. Ang pinakamalupit at pinakamahigpit ko palang kaaway ay ang sarili ko. At mahirap kalabanin yun. Brad, batiin mo ko. Ako na ang bagong Carnal.